ating coverage ng Western Europe Division 1. DPC pa rin ang ating papanoorin. EC and LV will bring you the game number 1 dito sa Team Secret and Entity. So ito medyo ano to, medyo importanteng game to for Team Secret kasi hindi pa sila nananalo ni isang game, ni isang series, wala pang naipanalo yung Team Secret. Meanwhile, Entity, andun sila banda sa may gitna. So sobrang importante na mga laro din for Entity. But this time, Team Secret, tingin mo makakaisa na ba kahit isang game? Or any thoughts about the series muna natin, LB, before we start the draft? Well, I'm hoping na makakaisa nga yung Team Secret kasi ang hirap nun, 0-4, parang going to Division 2 na nga at parang ganun na nga yung mangyayari. So hopefully Team Secret kasi lagi kong nakakas yung Team Secret pag Western Europe and nakakalungkot lang isipin na lagi silang talo kasi I remember Secret was a powerhouse nung mga major na back to back champion na parang ilang beses nag-champion, 7 times ata yun straight na sila yung nag-champion. So I'm hoping na makaka-bounce back naman yung Secret dito, but we already have the draft here kasi medyo nawala, so let's just wait. Pero ayun nga no, ikaw ba Easy, ano bang tingin mo dito sa series na to? Mananalo ba yung Secret sa tingin mo? Ang hirap sabihin kasi malay mo, Team Secret, magkaroon sila ng bagong strat. Alam mo naman si Poppy, hindi na uubusan, di ba? Who knows? Andun pa rin yung possibility na makapanang Secret talaga yung gusto nilang chemistry as a team. Pero entity rin kasi ito eh. Solid na team to, di ba? So, feel ko mag-entity ako dito. Prediction ko lang. I'm not sure kung 2-0, pero prediction ko lang naman. Pwede ako magkamali, of course, prediction nga. So, entity siguro yung pipilian ko. Pero ikaw, alam ko, secret fan girl ka paminsan-minsan. Paminsan-minsan? Oh, di ba? Paminsan-minsan. ang problema ko sa Secret, oo, fan naman nila ako, pero so far yung mga pinapakita kasi nila, lalo na yung wala masyado impact kasi ako nakikita, especially Chrysalis na he really needs to step up sa mga laro nila kasi siya yung carry eh. So, yung parang nagiging semi-support siya dito, that's just my opinion kasi yun yung nakikita ko so far sa mga laro nila. But hopefully, Team Secret will prove us wrong this game. Oh, okay, tingnan natin. Ito na nga, for the draft, Team Secret, meron tayo dito ang Doom and Hoodwink. Entity naman, we have the Batrider and the Treant Protector. Ano po? Pero habang nag-aantay pa lang naman tayo ng mga pickings, guys. Ayan, konting balita lang sa Stream A. Ang pagkakaalam ko, Bleed. Diba? O, pagkakaalam ko, Bleed atay nanalo sa series natin, if I'm not mistaken. Naririnig ko sila Bossing Jules eh. So, ayun lang, konting balita lang. Diba? Medyo maganda yung naging series nila kasi umabot ng Game 3. Do you think aabot to ng Game 3, LV? Or magiging 2-0 to kahit ano sa teams na to? Magto-2-0 ba or Game 3? Prediction lang. Feel ko Game 3. Mm. Pero panalo yung Entity. Oh, okay. Ganun yung tignan natin prediction ni Madam LV. Pero going back to the draft, ito na nga, Lina will be banned out. Surprisingly, open yung Rubik natin, which is yung most pick sa West Europe Division with a 60% win rate, if I'm not mistaken. So, okay yung Rubik sa Western Europe, no? Medyo mataas-taas yung nagiging win rate ng mga players natin dito. Kaso nga lang, it's still open. No one's picking the Rubik and banning it as well. So, ano? Sino unang kukuha ng Rubik? Meron ba? Ang tanong. Or baka naman na O baka naman wala talaga silang bala kumuha ng Rubik dito, no? Pwede naman, Rubik. Pwede naman sila kumuha ng Rubik. Actually, first pick next, sa second pick, first pick yung Team Secret. So, actually, both teams can pick the Rubik. Kasi yung first two picks ng dalawa, eh, maganda naman yung mananakaw na skill. Kaso, malabo na siguro i-pick to sa Team Secret because they already have the Hoodwink. And most likely, Hoodwink kasi pinoposition for talaga to. So, I don't know, maybe malay mo mag-Rubik 5 sila kasi minsan ganun din naman yung nangyayari. Pero kung magbibig pa ng Rubik yung Team Secret, medyo di naman pangit na Hoodwink Rubik yung support nila. Pero both of their supports, karang alam mo yung kailangan sila ng item. Yes, sir.
But Team Secret, they're clockwork. Just gonna pick that clockwork. Okay, yung clockwork natin. Isa to sa mga most picks din sa ano sa Southeast Asia. If I'm not mistaken, 10th place yung clockwork natin. Ang dami beses na rin siya nagamit sa Southeast Asia. Pero West Europe, yep, alam nila na clockwork is a decent pick in this game. Yep, maganda siya up against Trend Protector, pang scout ng Trient. But Entity, they went for the Undying. At nag-aabang patay dito ng 4th pick LB, which is Entity, maaga-agang Nature's Prophet na. Do you think NP game to, given na meron tayong Doom and Clockwork? Okay lang, NP, actually. Kasi, their three heroes, medyo nasa aggressive side, and NP can just TP right away. That global presence will help a lot. Especially sa pagpatay, if ever na may planong pumatay yung Batrider and their damage is not enough, NP nandun para mag-back up. Kaso ang problema ko lang sa side ng Entity is yung disables nila wala masyado. Undying yung isa nila. They do have Overgrowth and Flaming Lasso. Kaso ang problema kasi nun, ultimates yun eh. Para sa akin, kahit may disable kayo tapos ultimate, lalo na matagal yung cooldown, hindi siya masyadong effective. Especially judging by heroes ng Team Secret dito, eh kahit wala silang Doom, pwede silang gumo. They have the Invoker. Alam naman natin, Clockwork and Hoodwink, very annoying. Yan sa laning and especially, of course, ganking as well. So, okay lang that NP pick. I guess it's fine, but I'm leaning towards pick ng Secret for now. Okay, so medyo pabor nga daw si Madam LV sa pick dito ng Team Secret. And yep, I think okay din naman pick ng Team Secret, no? Doom lang yung parang inaabangan natin na high CD na skill. Pero for the side of Entity, well actually the same thing, Lasso. No? So two big ultimates yung meron dito sa magkabilang teams natin na kapag wala, medyo tagilid kung lalaban sila. Pero Nature's Prophet, sabi mo nga, napaaganda if ever hindi siya madadala dito ng mga Clockwork Hoodwink natin. Because of the Batrider, merong Lasso sabay free hit yung NP natin and he could be anywhere sa mapa natin. So nakita na naman natin yan during CIS, puro NP. During C, puro NP din. So medyo mabenta yung Nature's Prophet natin, guys. Pero maiba lang tayo habang drafting pa lang naman. Gamitin muna natin itong moment na to para mag-plug. Ayan po. Pa-follow naman guys ng page ng KuyaNic, of course, sa Twitter. Ayan. Isa lang, at KuyaNicWXC. Ayan, para makakuha rin kayo ng mga updates. Kung Twitter, kung puro Twitter kayo na tao, di ba? May mga ganyan eh. So, follow nyo na. Same thing sa TikTok. Ayan, KuyaNicWXC. Yes, but of course, sa drafts naman natin dito, Entity, they banned out the Sniper. I guess ayaw nilang kalaban yung, kahit may NP sila, sabihin kasi natin na yung NP typical pinipick to pag merong range carry eh. Pero ayaw pa rin nila ibigay, mainly because that Sniper can always dominate lalo na sa pagpupush ng high ground. Nakaka-clear agad siya ng mga trends and pag nakapag-free hit, din, free hit ka din kasi yung Sniper, especially they have Undying Tomb, parang medyo mahihirapan nga sila sa clashes. So, I guess they just ban that out. Yep. And napaganda ng sniper din natin up against Batrider. Kapag iba yung Lasso, free hit lang siya sa Batrider natin. And at the same time, walang makakaabot sa sniper unless mag-TP in yung Nature's Prophet natin. Kasi kung tatalon yung Batrider natin, ang daming pang counter go ng Team Secret. Pwede sila makapag-doom, pwedeng andun yung Bushwhack, kahit mag-BKB yung Batrider natin, there's the Doom nga. Sabi ko nga, kung di naman mag-BKB, there's the Hookshot, Tornado, Cold Snap, ang daming na disabled sa pwedeng maiba to sa Batrider natin. So, understandable yung sniper pick, sniper ban dito ng Entity. So, Pero tingin mo ba laking sila ng offlane dito? Kasi Undying can still be an offlane. Actually, maybe position 4 yung kulang nila, no? Kasi mas effective yung, I don't know about Trent plus Undying as a support. Okay lang din naman laning wise, nakakaharas. Pero siguro mas maganda kung kukuha sila ng position 4 na makakagank easily. Kasi Trent can still gank, he can be a position 4, pero I feel like much better yung mga tipong, yun sabi mo nga, Rubik, maybe even a Tusk,
For example, pwedeng-pwede yan sa lineup dito ng entity. Yung mga malilikot na position 4, yung makaka... Oh, okay. Sabi mo pa nga lang, eto na nga, malikot na position 4, no problem, we have the Mirana. So, any thoughts about the Mirana pick dito, LV? Ano gusto mo makita pala muna na last pick dito ng Team Secret? Team Secret, they're lacking carry. Pwede kasing carry si Dome eh. Pero siguro, up against an undying... Ay, hindi. Pwede carry Dome, tapos Snapfire offlane. Ganon. Mm. Kasi, in addition to na makakabasag siya agad ng tomb, meron din laning against an NP, Snapfire, sobrang ganda niyan, especially with the hoodwink, mapapatay, mahaharas nila kung kahit sinong position, I mean, si kahit sino dyan sa kay Trent and Nature's Prophet, Scatter Blast, sobrang ganda ng, sobrang sakit ng damage niyan, and also, makaka-front, pag nag-front kasi, pag kunwari, hook shot, tapos nag-front yung Doom, Snapfire can always just ultimate, so Mortimer's Kisses. Pero, so yun, I feel like pwede silang mag-Snapfire, yung Team Secret. Pero Entity, I like the Mirana pick as well. Yun nga, position 4 na makakagang easily, and the Sprout. Kaso hindi silang mag-i-Snapfire offlane. What if bibigyan tayo ng Crystallis Morphling? Eh, yun nga yung binigay. Oo nga, eto na nga. Crystallis Morphling, mga kaibigan, na makikita natin. For me, okay na okay yung Morphling pick dito kasi wala tayong instant catch para sa ating Morphling. Pwede mag-build ng silence dito si Watson. Diba, pwede rin naman siyang aimin dito ni Stormstormer. I think this is a Lincoln's game kasi Lincoln's lang talaga yung magiging item mo dito, and then you can fight. Diba, kahit Lincoln's Manta, okay na. No need to buy BKB unless kakailanganin mo talaga during the mid to late game natin. Pero I think Lincoln's first build and okay na okay, and for Crystallis, sobrang Morphling game na ito para sa akin. Kaso nga lang, not just the Morphling, looking at the draft, kanino ka rito? Yung fast-pacing kind of Dota na gusto ibigay ng Entity, o yung Team Secret na medyo okay-okay naman yung draft? Actually, I like the pick ng Team Secret kasi, yun nga, sabi mo earlier, is walang makakapigil sa Morphling. Pero, sa draft yun, ang feel ko kasi mas maganda yung magiging laro ng Entity dito eh. Wala ako masyadong hindi na sa walang tiwala, pero yung kailangan talaga mag-farm nito ni Crystallis, and he needs to ulitin ko, he needs to step up sa paglalaro niya, and if mabibigyan naman ng space si Crystallis at makakakuha naman siya ng right item timings, I think Team Secret can win this series, but Entity ako dito. Okay. E titingnan nga natin kung Entity to, diba? So, sa lahat ng mga nakatutok dyan, guys, don't forget to share the stream. Make sure na nakapublic yan, mga besi yan. Boss, wala ba tayong pakape dyan? Sabi niya, John Paul Aldana. Kailangan ko rin ng kape. Mamaya, papakapin ko yung sarili ko. Kasi mukhang kakailanganin ko ng kape. Hanggang mamaya pa tayo, mga besi. First series pa lang to sa West Europe. Meron pa tayong dalawang series pagtapos na itong series natin. So, maganda-ganda at mahaba-haba pa. No, guys? So, mag-ano na kayo. Mag-prepare na kayo ng mga pagkain nyo, ng kape nyo. Kasi hanggang mamaya pa tayo dito, di ba? So, ito na. Game number one, Team Secret up against Entity, mga kaibigan. Actually, hindi pa ata tapos yung ano eh, yung stream eh, yung Talon Bleed. Mukhang tumatagal pa ata. Hindi, na interview na ata. Ah, interview na. Okay, so bleed na. Okay. Alright. Panalo na. Eh, bleed. Grabe namang bleed. Pero, so, mid lane dito, siguro magkakabakbakan to sa bounty. I don't know. Ay, hindi. Medyo lumayo na din kasi yung dalawang heroes kasi na Entity dito, kukuha na nga. Pero, yep. Andito na. Yung battle assault natin, Fishman. Could be in trouble here. Pero mukhang makakatras naman si Fishman. Walang problema yan, sir. Looks like he's gonna be okay. Pero, I think offlane Mirana ata to. Offlane Mirana for the side of Entity. Now, midlane Invoker, Quaswex pa rin dito si Boom. Kasi bakit hindi, napaagadan ng Quaswex. Especially laning up against the Batrider. Kapag nag-EQ ka, parang ang hirap na lane na yun, diba? Pag nag-EQ ka. Pero marami yung pro player na nakikita nag-EQ kahit may Batrider. Isa si BZM, nag-EQ lagi. Si Sumiya, diba?
Although hindi pro player si Sumiya, streamer, pero nag-EQ din siya. BZM, Sumiya, si Miracle nakita ko na one time sa pub, nag-EQ siya up against sa Batrider. Pero wala, ko aspects din talaga, yung hirap eh. Kapag katapat mo Batrider, I think Batrider favored matchup to, pero kaya siya ng invoker sa lane. Ay naman. Oh, levels lang ang kailangan ng invoker, and I think the 2x exhort, I mean, wex, quas wex type, it's much better compared to exhort type pag up against Batrider. Para pag pagkapasok, to tornado mo lang siya. And also, levels lang need ng invoker dito pag naka-max out na or hindi naman naka-max out, like level 4 na siguro yung quas niya. Pwede na siyang may regeneration na din naman na napoprovide yung quas. So, that is fine. Pero sa ngayon, medyo lalamang talaga yung Batrider dito with the harassments. But of course, typical item against a Batrider is the magic stick naman talaga. At yep. Once na meron ng magic stick, as well as that regeneration from the quas, I think Invoker will just be fine sa mid lane. Yun yung maganda pag quas works kayo. May EMP ka to replenish your mana. Meron ka din quas for the regeneration. Magic one pa. Yun yung para magiging bottom mo sa lane. So, okay lang din. So, Toby, kumustay natin tong offlane Mirana? Looks like going for the double reap bands, more on stats, yung Mirana natin dito. Gusto ko makita to, yung mga, hindi naman siya kakaibang pick kasi nag-offlane Mirana din si Resolution, if I'm not mistaken. Gusto ko lang makita siya ngayon DPC kasi sa Southeast Asia, wala patang gumagawa ng offlane Mirana. Puro, position 4 lagi. Puro 4 or 5, yun nakita natin. Pero Resolution is speaking of... Grabe yung harassment dito ni Fishman. Ito yung problema kapag katapat mo yung Undying. And you are a strength hero, di ba? Ang dami mo wala sa'yo. Base damage, yung HP mo, di ba? So, medyo kaata-auta mo rin talaga yung Undying. At shoutouts nga pala sa lahat ng mga nag-comment dyan ngayon. I-share nyo na yung ating stream. May shoutout sa'yo, Reggie Abogadi. Kaya Rian Neri. Shoutout sa'yo, Bessie Wops. Pero Fishman dito, falling low. Mukhang... all goods lang naman si Bessie dito. So, Fishman, isang decay pa. Meron siyang mangoes dito. Actually, a lot of mangoes. So, isang decay na lang to si Resolution. Mamamatay na to. So, Fishman, alam niya na isang decay na lang. Kaso, may tangos naman dito si Resolution. So, still, pwede siya mag-region out lang dito, LV. Yes, ang ganda ng ginagawa ni Fishman. Actually, alam natin na this Undying up against a Doom, Undying always has the upper hand. Especially, ang daming manga, parang magbibenta na ata. Gagawa na siya ng store, tapos magbibenta siya ng manga. Kasi ang dami niyang manggang dala. Actually, tamang-tama din naman yung ganun na item choice. Especially if makakaspam ka, strength hero yung katapat mo. At nakikita naman natin na si Resolution, tamang... Tingnan mo, ginagawa, ang ganda nga na ginawa ni Zayak dito is to just pull the creeps, hilahin niya dito papunta behind the tier 1 tower nila. Kasi nga, pag normal lane lang, mahihirapan si Resolution because of the Undying. Yep. Ganyan ka rin yung ginagawa ng mga support. Pwede niyong hilahin para mag-solo creep wave. Kaso nga lang, speaking of solo, ayaw ni Watson, pati ni Fishman, bigyan ng free creep wave si Resolution. That's why they are playing underneath the tier 1 tower dito sa ating top lane na Resolution. Yup, nape-pressure siya dito. Bushwhack on to 2. Pero buhay pa rin naman tong dalawa. Wala namang follow-up dito sa ating Bushwhack. Ano po? At ito, shout-out sa lahat ng nasa YouTube comment section natin dyan kay CJ Gardose. Pag natalo daw secret sa draft na yan, magre-reshuffle na yan. Sabi niya is Kim Rivera. Ayun, hindi ko sure. Malay mo, magtagal pa, hanapin yung chemistry, di ba? Oo, pwede naman. Pero nakikita naman natin na yung pagpunta ni Undying and ni NT dito sa behind the tier 1 tower ng secret, they're just doing fine. Kasi wala pa naman masyadong damage yung Hoodwink and the Doom. And also, meron din kasing trends na to tank out the tower damage. Kumbaga, kung masyado silang lumapit, syempre may trend doon yun yung i-hit ng Tore. So, I guess, kaya hindi sila kayang patayin at nagiging confident din sila na puntahan yung creeps behind the tier 1 tower. Nasa white moon po ba sa entity? Hindi po. Kaso nga lang, si Boom, eto, nilalakaran na ng Firefly ni Stormstormer. Pero mukhang buhay pa naman dito siya, Boom. No problem. Walang sentry sa ating mid lane. Resolution.
Beam body block by the 3-inch protector. Bushwalk natin. Magagamit na. Trans protector tuloy. 3-inch lang, mga kaibigan. So, Fishman still needs to go back. Wala pa rin tayong first blood. This might be a first blood. Fishman falling low. Tombstone natin. Nilalapag na. There's the DPS. And that's the first blood resolution. He's gonna get a first blood. Zayak on his way out. Hindi naman naabot yung trends natin. At eto na nga. First blood is brought to us by Rivalry, our official sportsbook partner, mga kaibigan. Bet on your favorite teams. Turn your esports passion into profit. Habang nag-i-enjoy ng laro, mas masarap pag naataya ka, diba? Pero syempre, bet responsibly. So, hanapin nyo na Rivalry, mga kaibigan. 1-0 pa rin ang ating score dito, LV. Nakaisa na nga Team Secret. But still, in terms of laning, medyo okay yung lane dito ng Entity having that 1K gold advantage. Yes, nakikita naman natin dito na even though na first blood, naka-first blood yung Team Secret, the course, yun naman talagang priority is the course na makakapag-farm ng maayos. And top 3 nga natin sa last hits and denies would be the course ng Entity. Oh, speaking of Entity, delikado sila dito sa ating top lane. Watson falling low, but the Flaming Lasso will be there coming off from Storm. Stormer resolution, he's gonna go down. And there goes the Farfly DPS and Zayak ends up falling in the top lane. Nicely done para dito sa side ng Entity. Crystalis getting pressured once again. The Cogs coming off from Puppy. Trapping Katalmi in place inside the Cogs. Pero mukhang buhay pa naman dito yung ating Trend Protector. No problem. 1-2 ang ating score. Actually, that was a very nice TP from the Batrider. Na-secure nila yung dalawang heroes dito sa top lane. And yun naman talaga yung gagawin ng Batrider dito is when he has his Firefly and the Flaming Lasso, eh, pwedeng-pwede siya mag-TP back up at makakabaliktad na kung sino may yung ginugo. May nagtatanong dito na viewer natin, LV. Bakit po rate band early item ng mga offlane daw ngayon? Ano sa tingin mo? Ito kasi Mirana eh, agility to eh. Kaya nagre-rate man talaga to increase the attack speed, to increase the damage. Pero for example, ito si Doom, naka-rate bomb to increase the attack speed din. Kasi alam naman natin, yung base damage na itong Doom mataas. So to have that rate bomb to increase your attack speed would be a lot, especially sa pagharas at pagdi-deal ng damage. Oh, pero yung Star Storm natin, Crystalis, mamamatay na nga lang. Ayun, di siya nag-stick, di siya nag-fairy. Oo. Pero Poppy, intigan pa ata. Late seed natin. Nandiyan na to slow him down. The Cogs will be there. And looks like Poppy is about to go down. Uy, nakulong na sarili niyo mga creeps. Oh no, not this way. Poppy trying to run away. Lip is available. Toby, meron siyang arrow dito if he wants to. And I think Poppy is dead. Cogs, once again, wala na bang mana? Uy, mukhang mabubuhay pa. One more hit. Poppy, can he juke his way out? This is the arrow. Won't connect. Yung clockwork natin. Asan na? Para ko'y nakita nga lang. Dito nila Katalmi. And yup, mamamatay yung ating invoker. Plus si Poppy, now the bushwalk on the mid lane. Mamamatay na naman si Fishman. Akala ko mabubuhay pa si Poppy dun eh. Pero I guess, kung may TP siya dun, mabubuhay sana siya. Kaso, wala eh. So, that's still okay. Nakapag-buy time na siya, medyo matagal yung pagkamatay niya. Oh, Crystalis once again, getting pressure dito sa ating bottom lane. Needs to be careful. Andito niya responde ni Boom with a tornado. Kaso nga lang, cold snap, magagamit na. Batrider dito, hindi makalapit. But finally, the lasso is out. Unfortunately, he dies. Crystalis shifting into strand. Not gonna be enough para mabuhay. Watson, ito nga lang. Uy, hindi shot din naman ng EMP doon ha. Okay, still alive. But nope, Zayak, meron pa ba tayong bushwhack dito. Still on cooldown. Katalmi falling low. There's the Doom on the NP. Bushwhack, tatama yan. It's gonna land on the Nation's Prophet. Mamamatay dito yung ating hoodwink bot na deny ni Katalmi yung ating Nation's Prophet. At nakakuha siya ng double kill before that deny. 4K ang kalamangan ng Entity dito in terms of net worth. Yun talaga ang maganda sa carry Nature's Prophet eh. Nakaka-TP siya agad. Nakaka-backup siya agad kung kailangan ng teammates niya. At nakita natin na grabe yung pagpapressure ng Entity dito kay Chrysalis. EMP, magagamit na. Inkron shot to slow him down. Arrow natin. Wala naman tatamaan yan. Although si Fishman getting pressured by the battery assault. The Cogs is perfect. Mamamatay dito si Fishman. Toby, makikipagsampalan kay Zaya. Ayaw mo yan, sir. Tatlong rate band Mirana yan. Mataas yung armor ng Mirana natin. Plus the attack speed and damage as well. Kaso dito na si Katalmi. With the Nation's Grasp, the Scurry out ang gagawin dito.
ng Hoodwink, but the OG will hold him down. Mamamatay dito si Boom and si Toby ang makakakuha ng kill. 4-8 ang ating scoreboard. Yun na, nakita natin, eh, kakabuhay lang ng NT, andun na siya agad, diba? And nakapatay pa nga sila ng mid. And Team Secret, medyo, eto yung ayaw nila eh, nung na-pressure, binipressure sila ng NTT, nagre-reply naman sila kasi sila yung namamatay. Mm-hmm. Oh, arrow, yun lang. Medyo napasama pa yung cogs dahil ang dali mong tamaan ng arrow. But it's okay, hindi naman mamamatay dito yung ating clockwork. Kaso nga lang, eh, basag na yung tier 1 bottom tower ng Team Secret dito. And you don't want this for Team Secret, lalo na yung course nila medyo nasa greedy side. Na before makalaban or maging effective sa clashes, eh, kailangan muna ng levels or ng item. Like for example, this Invoker, kahit Quasweck siya, kailangan pa rin yan ng levels talaga eh. And of course, Morphling, we all know na pag wala pang damage item yan, eh, wala talaga masyadong maibigay yan sa clashes. Unlike sa side ng entity that like they do have the Firefly, they do have DPS, and I guess Team Secret, they're just waiting na every time na merong Doom, yun dun lang talaga sila papalag. Uy, speaking of papalag, mukhang papalag dito inside ng Team Secret. Nakita dito yung Batrider na nagpa-farm ng stacks. Kaso nga lang, Papi still hesitating na mag-initiate doon sa Batrider natin. Medyo medyo delikado rin kasi, no? Pero ito, top lane. Pwedeng i-pressure dito ng Team Secret. They have the Morphling on the top lane. So, dapat maging maganda na yung mangyari dito sa Secret sa ating top lane. Pero 11 minutes in, 5k gold advantage agad. Sobrang laki nito for the early game. Diba? 3k. Carry pa nga lang kasi 3k na yung difference. Eh. Oh. Nakikita mo naman. Wala naman. Yep, wala. Tama ka doon. Yung carry natin, sobrang layo ng diferensya. Morphling natin, 3,500 yung net worth niya. Meanwhile, yung NP double that net worth. Yeah. Pero hindi naman exactly double. Eh, paano alam almost ko mag-math? Almost double. Ayan, almost double. 6.4K. So, you don't want that as a Morphling? Nako po, mahirap yan. Kasi sabihin na natin, okay, pwede namang makapag-farm na mabilis yung Morphling. Pero the question is, madadrag pa ba to the late game? Kasi nga yung entity dito, every time na may skill sila, eh, pumapalag sila. Ito na nga, nag-smoke na nga sila. Aha, yup. There's a smoke play. Firefly and that Flaming Lasso, gagamitin na. Zayak dito, he's gonna go down alongside with Puppy there. Dominating for Watson. 4-10 ang ating score. At 6k na, kalamangan. But there's a Sprout. The body blocks! Oh my god! Kakaspawn pa lang ng 3-ends. The body block! An instant body block coming up from Watson. Guys, nakita mo naman yun, no, na isang Sprout tapos spawn lang ng Trends, hindi na makapag-out si Invoker doon. I don't know, maybe wala siyang tornado para paliparin yung mga Trends ni NP dito. At na nakikita naman natin na kahit ano, kakagaw lang nila sa taas, eh, sa mid lane. Oy, kaso parang tatamaan. Tatamaan, pero hindi sabat damage. Quasweck yun. Quasweck yun. Long. Pero hold your thoughts kasi mukhang magkaroon tayo ng top lane na clash dito. Mga kaibigan, Puppy, nakita Firefly, lalakaran na siya dito. Getting one down by a Firefly Batrider at mamamatay si Puppy. Stormer ang makaakuha ng kill. 7k ang kalamangan. 14 minutes in, Team Secret, what is happening again? Ito talaga maganda ng sa pick ng entity. Kahit kakatapos lang nila ng clash sa mid, yun nga sinasabi ko earlier, kakatapos lang ng clash sa mid, pwede silang gumo ulit sa ibang lane. Kasi nga, yung Firefly, mabilis lang naman yung cooldown. Even if they don't have the lasso, they have the Mirana with the right-click damage, NP, kahit saan nagpa-farm, makaka-back up yan anywhere because of his TP with that global presence. So, nakikita talaga natin na gamit talaga yung mga skills ng entity dito. And Team Secret, medyo nahihirapan sila kasi kahit meron silang Doom, hindi sila nakakapatay eh. Mm-hmm. Yung first Doom sa baba, na-deny. Yung second Doom, hindi namatay si Trent Partida, support lang yung dinum dito. So, this is kinda bad for Team Secret. What they need to do to bounce back is to really let this Morphling farm lang talaga and maybe smoke as a
smoke as four heroes and find somebody to kill kahit pick-offs lang yung gagawin nila. Kasi doon na lang sila babawi. Pag 5v5 clashes, mahihirapan talaga sila. Yep, that's true. 5v5 clashes natin, lahat mayaman for Entity. So kahit anong gawin dito ng Entity, yun, doon talaga yung advantage nila sa team fight. Huwag lang kayo mag-AFK sa team fight, syempre. Pero eto, Guardian Greaves. Alam naman natin guys, na-post na rin namin yan. Sobrang popular niyan na build. Dispatch. Kasi bakit pa naman hindi? Guardian Greaves provides the sustain that you need. All-in-one for your... sobrang ganda for your carry. Diba? Mapanligtas ka. Andun yung dispel. So, all goods talaga yung Guardian Greaves natin. Meanwhile, resolution dito. Of course, meron siyang Arcane. Mamaya pwede maging Greaves yan. Kaso, as a Doom, gusto mo mag-gani, mag-BOT instead of that Guardian Greaves. Diba? I think mag-Greaves naman siya. Pero yung unang nakakayo sa kanya is the BKB. Sa ngayon, medyo iniisip niya muna yung sarili niya before sa team niya. Kasi siya din naman yung magta-tank. And yung plano nga nila dito is not to clash yet, but just to secure their items and get their levels. Kasi nga si Morphling at this point, tingnan mo, 16 minutes, wala pa nga nga siya eh. So this is kinda, you know, mahirap talaga yung Morphling. At nakikita naman natin, siya yung pinakamahirap na core dito. And ayun yung pinakaayaw mo eh. Mm-hmm. Yung carry mo yung pinakamahirap. Pero laging nangyayari to sa Team Secret. I don't know. Parang sobrang disappointed ka. Hindi. Palagi, okay lang sana kung once or twice lang. Pero every time na kinakast ko yung Team Secret, ganitong-ganito yung nangyayari sa kanila. Sabi dito ni Joe Mark, sakit talaga sa ulot ng post 1 ng Secret. Bakit si Nisha pa? Bakit? People change. Diba? Ganun na lang. Mali mo, kunyari, gusto itong kalaro, pero minsan gusto kong ibang kaparty. Ng ibang kaparty. Gusto kong mag-grow sa ibang environment. Paglaro. Hindi. Minsan, gusto mo din ng ibang environment. Mali mo, mag-click ka doon, di ba? Ganun lang, guys. Kaya kahit nawala si Nisha, actually, yung pagkawala ni Nisha, medyo umukay-okay nga yung Team Liquid, di ba? Nakita naman natin ngayon, solid din yung Team Liquid. Grabe si Nisha, kahit saang mapuntang team. Ang lakas talaga. Malakas talaga si Nisha. Napamahal na tayo kay Nisha. Ang tagal ba naman niya sa Team Secret, eh? So, siyempre, hindi naman siya kinik eh. Siya, di ba, yung umalis? Si Nisha? Siya yung umalis. Uh-oh. In good terms. Walang kick, guys. Si Nisha lang talaga. Opinion lang talaga ni Nisha yun. Siyempre, tama talaga. I agree sa sinasabi ni Easy na kahit masaya ka sa isang lugar, gusto mo ng growth, kumbaga. Mm-hmm. Kaya ka umaalis at lumilipat sa iba. Oh, pero ito, Flaming Lasso, magagamit na on the clockwork. Delikado siya dito at mamamatay si Poppy. Toby is gonna get the kill. 4-13 ang ating score. 8,000 gold advantage sa side ng Entity. Pwede na atang mag-rushan nga agad dito. Pwede. Dito yung Entity. They have the NP. Yup, looks like it. They have the tombstone as well. So meron tatang talaga. Kaso nga lang ito, alam ni Boom kung ano yung ginagawa dito ng Entity. There's the Sunstrike to provide a vision. But I don't think aabot dito yung side ng Team Secret. Wala kasi yung plano eh. Tingnan mo, alam nila na, bali may information sila na nagro-Roshan na nga yung Entity. Pero of course, Team Secret, they know that they cannot contest this Roshan. Kung pupunta sila dito, sila pa yung mauubos at magiging wali pa yon. And that Rosh kill is brought to us by Vortex, mga kaibigan. But there's the Cogs. Sunstrike on the Treant Protector. Arrow, wala naman tatamaan yan. Delikado wata dito yung Treant Protector. Mamamatay ba siya? Nope, it's not gonna die. Instead, Poppy will die. 10,000 ang kalamangan ng Entity. Grabe talaga yung Leech Seed, sir. Yung napoprovide ng Leech Seed with the damage and the HP regen din with that living armor pa. Nakita natin yung Trent, kahit i-boost nila yung mga skills nila, hindi kayang patayin si Trent. Natma ko? Oo, sir. Sobrang kunat. Sobrang natma ko, Idolord. Kaso, wait lang. Yung Entity, binabakuran yung triangle natin dito. Ayaw bigyan ng space talaga yung Team Secret. Kasi nga lang, Team Secret going for the offensive mode. Sila ngayon yung aabante rito. As wala silang madadali. Instead, Entity, they will start to fight. They are gonna chase down Resolution. The Gleipnir to hold him down.
3-ends to body block this Doom. Mamamatay na naman si Resolution. Boom, mukhang delikado. Meron pa naman siyang Ghostwalk, but there's the dust. Where's the Flaming Lasso? Tornado nga muna. BKB pops by the Batrider. The Flaming Lasso is still on cooldown. 1 second, Flaming Lasso. Asa na, baby? No need. Boom, mamamatay siya dito. Glipnir onto 2. Once again, Team Secret, they are falling apart. 2 heroes down, make this 3. Tatlo patay sa side ng Team Secret. Aegis hindi pa nagamit. Nakikita mo, yung Morphling walang magawa kasi wala siyang item. Yun ang problema dito. And yung damage kasi ng entity dito, eh, sobrang sakit. Firefly pa lang, nauubos na sila. Wala. Pero, oop! Another one! May nakita si Toby from downtown. Toby is gonna get the kill. Zayak, mamamatay siya. At ito, Mirana natin. Sobrang yaman din na Mirana. Isipin mo, Mirana, mas mayaman pa sa Batrider. Mas mayaman pa sa Doom. Ang ganda na pinapakita rin ni Toby. Maganda talaga yung pinapakita ni Toby. And nakita naman natin na sa bottom lane, medyo lumamang din siya. Kaya nahihirapan. Pero ito, arrow. Nahihirapan. Okay, wala naman. Okay. Kala ko mamamatay na naman si Chrysalis eh. Uh-huh. Pero kahit di siya namatay dun, alata namang hirap na. Para sa akin kasi greedy talaga yung tatlong course nila. Kailangan ng levels. Oh, speaking of levels, yung invoker natin underleveled. Eh makikita pa siya dito ng NP natin. A level 15 NP up against a level 12 invoker. Boom, what can you do? Mamamatay ba siya? No, the Death Blast will push back the NP. Wait for men, NP natin. Mukhang delikado at mamamatay nga. Yung NP, he's got the Aegis Arrow. Wala naman tatamaan yan. Alam ni Crystalis kung ano nangyayari. But the Flaming Lasso is out on the Doom. Puppy is in trouble as well. Glipnir's on to 3. Napaganda. Pero dalawa na pa tayo for the side of Entity. Wala na sila dito. Follow-up damage. Tornado will connect on the 3 and Protector. This could be huge for the side of Team Secret. But Stormstormer, his is still alive. He smells the blood. Pero hindi siya mag-overcommit. Lahat sa side ng Team Secret, low na low. Ganda na ang ginawa ng Clockwork doon. Kaya medyo late yung overgrowth. Nakapag-overgrowth, namatay na yung NP. Kasi hindi makapwesto si Katomi. Nakablock yung cogs na itong Clockwork. Kaya hindi siya masyado makalapit. Kaya medyo nahihirapan siya kung saan siya pumwesto. So that was the reason. Kung siguro walang cogs, tapos nakapag-overgrowth yung trend doon, ibang usapan yun. So just with one skill, medyo lumamang yung Team Secret. Pero save that for later. Zayak mo ang mamamatay siya doon sa DPS ng Farfly natin, mga kaibigan. And yep, he's just gonna die without doing anything. 12k ang kalamangan dito ng Entity LV. Yung sinabi mo nga, yung only way for Team Secret to win is to let the Morphling farm. Kaso nga lang, Entity, they are constantly applying pressure all throughout the map. Kaya parang ang hirap din. Sa buhay dito ng Crystalis, napakahirap din. Kasi ang ganda na ginagawa ng Entity dito. Let's be real. Lahat. Kasi meron tayong Batrider, trend for scouting tool. We have the NP, Global Presence, just like this one, Stormstormer. Another one ng makikita, Resolution. Madadali, but the BKB activated coming off from the Doom. Tombstone, ilalapag na. Where's the Doom? Being body blocked by this Undying. OG still on cooldown. Resolution, I think he should be okay. Yup, buhay pa naman si Resolution dito. Pero kahit na, tier 2, binabasag ng Entity. Para, feel ko pag mga 35 minutes tapos hindi pa nakapag-high ground or mahihirapan silang mag-push ng barracks yung side ng Entity, pwede pa mababaliktad ng Secret to. Kaso nga lang, medyo matagal pa tayo dyan. No? We're still at the 23-minute mark. Uy, LV nakita yung ating Invoker. Oh, there's a 4-staff arrow. Wala na matatamaan, but there's the dust. There's the detection, and boom, you are gone. Dominating for Stormstormer, 12k ang kalamangan dito ng Entity. Grabe, yung pagiging active nga sa mapa, probability grabe. 7% for Team Secret. Pero at least hindi pa zero, meaning meron pang chance naman talaga. May pag-asa pa. Sobrang baba, sobrang hirap na ng magiging comeback ng Secret dito, but... Of course, Entity, yun nga sinabi mo earlier, yun nga yung pag-apply nila ng pressure kahit saan sila napupunta dito eh, sa bottom, top lane. At ngayon, when they have the MLS, hanap lang sila ng hanap ng mapapatay kasi alam nila na kahit isa lang yung madadali nila sa Moonlight Shadow or Smoke play nila, minus one na din yun for Team Secret. And Team Secret cannot afford to lose even
one hero right now. Pero ito, what if may mamatay pa sa side ng Team Secret? Kasi andito yung smoke play ng Batrider. Possible siyang makadakot ng isang hero dito ng Secret. Puppy with the shards, scouting them up. Nakita siya ni Kataomi. And looks like Puppy is about to go down once again. Looks like it. Mamatay si Puppy. There's a sharpshooter to push him back, but a Sprout coming out from Watson. It's not enough. Nakataas pa rin naman si Zach dito. Blink in, resolution. Yun nga lang na laso. Hindi pa nakapag-doom, pero nakapag-BKB pa naman kay Papano. Hindi sapat yung follow-up disable, follow-up damage dito ng entity. At buhay pa si resolution. Sakto, okay lang din yung hindi namatay. I mean, kahit hindi nakapatay yung side ng entity dito with the doom, yung lockwork lang yung nadali nila, eh, that's all good. Kasi all the lanes naman ng Secret dito, eh, sobrang nape-pressure na nga, kumbaga. Only one outer tower na lang yung natitira. And I think entity, they're just playing it safe. And then, aantayin na lang nila yung Roshan para kumbaga hindi na sila magpapabawi dito sa Secret. Kasi isang clash na manalo lang yung Secret dito can turn things around. Yes, sir. For staff, Witchblade. For this Invoker, going for the Hurricane Pike. Kasi alam niya na kailangan dito ng Hurricane Pike. Then, of course, an upgrade for your 4 staff. Add some range. Push back kapag tinipian ka sa likod ng NP natin. So, okay din yung Hurricane Pike. Yun nga lang, I think kailanganin niya rin ng Lincolns at some point. Okay, Lotus Orb sa mga supports dito ng Team Secret. Which is, ito, resolution going for the Lotus Orb. Yung nga lang, some summer makikita. There's a Doom. But it's got the Farfly, so that's the attack speed. MLS pa nga. OG to hold them down. Oh no, the NP has arrived with a Glipnir onto two. Boom, you are gone alongside with resolution. Mamamatay dito yung dalawa. And si Kataomi yung makakakuha ng double kill pa nga. Ang ganda ng overgrowth dun. Tsaka, I don't know, yung Secret kasi at this point, medyo, ano na sila, uhaw na sila na makapatay. Kaya nga, nung nakita nila yung Batrider, hindi na nila naisip na, ay, mabilis to tumakbo at medyo mahirap to papatayin. Even under, near the tier 2 tower, eh, tinry nilang patayin with a Doom. Kasi nga, kahit isa lang hero na yon, ibibigay na nila lahat. Kailangan na ibigay lahat eh. Kasi mahirap na. Wala sila masyadong damage pa sa ngayon. At na nakikita naman natin dito na I guess they're just making space for this Morphling. Kaso nga medyo kailan pa gagana tong Morphling? Yun naman talaga question natin eh. But it will be an easy, again, easy Roshan. Masaspatan. Kaso hindi, alam na ulit nila na nag-Roshan. Sige, alam nyo, pero hindi na nila kaya na namang i-contest. Yes, sir. And looks like entity, sobrang abot kamay na yung pagkapanalo nila dito with the Aegis. Pero Team Secret, kahit papano, humihinga pa naman. Hanggat sinasabi ng Dota Plus natin na hindi ka pa 0%. Diba? If may stats don't lie. May 0% nga na baliktad daw eh. Oo nga. Ibig sabihin, stats lie. If stats don't lie, panalo dito entity. Kaso nga lang, kung nagsisinungaling talaga yung stats, edi Team Secret, kaya pa. Diba? Kaya pa. Actually, kung makuha ni Morphling yung Skadi, pwede pa silang pumalag. Pero ang problema dun, pag siya yung inuna, edi tapos na ang laban. Alrighty. And ito, Crystalis, kaya paano. Magkakaroon siya ng Skadi na rito. So in terms of stats, in terms of damage, merong konting dagdag yung Skadi natin dyan, goods up against an NP. Kasong alang, nakita dito si Zayak and looks like he's about to go down. No, Scurry, andyan na. Kaso hahabulin siya dito ni Stormstormer with the Farfly. Meron ba, makikita? Yun, nakita. Besi of Zayak, paalam kaibigan, dominating for Kataomi. 625 on the board. A very one-sided game sa side ng entity. And Team Secret, they are struggling to play from behind. Doon kasi mahihirapan din si Zayak. Yung dalawang naghahabol sa kanya, free pathing sa mga puno. Siyempre, Batrider, merong Firefly. This trend din, nakakalakad din naman yan sa puno like the Hoodwink. So, kahit
parang sobrang gilid na niya naglakad sa may mga punuan. Nakita pa rin talaga siya. And the Bat Rider, meron din kasing movement speed. So mabilis yung paghahabol and the Trent has that blink dagger. Kaya mahirap talaga yung kalagayan ni Hoodwink doon. Bale, kumbaga wala na siyang chance mabuhay pa. Pero eto, napakayaman ng NP. No, double damage pa! Napakayaman ng NP natin. Going for... Leida ata yung gusto niya eh. Meron siyang Chrysalis eh. Oh. Edi, lamang na entity. 6B, ano? 6B4. Nasa kanya na si Chrysalis eh. Nakakatawa yarn. Okay, okay, joke mo si... Nakakatawa yarn, hindi! Bushwag natin, nandiyan na. Infernal Blade on this Mirana. There's the Meteor. Mamamatay si Toby kahit papano. Another one. Makikita dito yung ating Batrider with a hookshot. Coming up from Poppy, nakita nga lang ng NP natin. Nag-aabang yung NP dun sa target ng pinag-hookshotan niya. In resolution, na huling-huli. OG for the counter. Play the TP from behind. You are going nowhere with a Flaming Lasso to seal the game. Triple kill for Watson. Make it a four-man wipe and Team Secret, I think, alam na. Alam na. Ayaw na mo na sabihin, pero alam na. Pero ang sakit. Ang sakit talaga nito. Naka-Didi pa kasi si Watson eh. Kahit nga walang Didi, ang sakit ng right-click damage ng NP. Pero yun nga, no, nakita talaga natin na si NP, kakasabi lang natin na si Clockwork, nag-aabang siya doon. Tapos biglang nandun na siya katabi nung malapit na sa Tier 3 Tower ng Secret. So, there will be buybacks naman. I guess Doom and Invoker dito, hindi na sila magbabuyback even if they have one. And nakita si Zayak. Yup, mamamatay si Zayak. Mga kaibigan, tatlo. Patay for the side of Secret. Iskadi, Manta for the Morphling. But Chrysalis, unfortunately, can't do anything. Just the leash. Thanks to the Sprout. Tornado tatama dito sa ating NP. Pero okay lang, walang problema. Resolution links forward. The Lotus Orb will protect this Undying. Chrysalis, makikipag 1v1 sa Undying natin, friend. Fortunately, post 5 lang yan na hindi mamatay. Matay, Diyos ko day. Wicked sick for this Batrider. Ang kunat naman nun. Di mamatay kahit lahat na, lahat ng damage yun nasa low, pero buhay na buhay pa rin. At free hit nga si Watson dun eh. Not mako si Idol. Ang dami nilang makunat. Actually, dalawang support nila makunat. Di ba yung, yung Trend Protector, ganun din yung nangyari. Hindi namatay. Tapos ngayon, ano naman, yung Undying naman. Eh, wala. Yeah. That's life. Di ba? That's life. Liquid nga daw yung nanalo sa shuffle, sabi ng isang viewer natin. Liquid daw yung panalo sa shuffle. I would agree. Kasi kailangan talaga nila ng proper place, replacement for Matu, di ba? Pero, eto si Poppy, mamatay na naman siya dito. Nakita siya nila Toby. Another hero down, Secret. Para sa akin, kaya Liquid pa rin nanalo. Malakas pa rin naman talaga Liquid kahit nung wala pa si Nisha. Tapos ngayon, yung pumalit kay Matumbaman, si Nisha pa, isipin mo. So, alam ko na nung TI, maraming fanboys yung Liquid eh. Maraming nag-cheer para sa kanila. And then, balik kumbaga, yung isa sa players nang tumalo sa kanila or naglaglag sa kanila sa TI, yun yung kinuha nila, di ba? Mm-hmm. Kaya masasabi ko na malakas talaga ang Team Liquid ngayon. And proven naman yan, sila pa yung wala pa silang talo dito sa Western Europe. Pero mga iba lang, habang nakapost pa ang laro natin guys, share nyo na yung ating stream. Be sure na nakafollow din kayo sa aming Twitter, KuyaNicWXC. At KuyaNicWXC ang Twitter natin mga kaibigan. Plus sa TikTok, search nyo lang din. Ayan. Kompleto tayo lahat ng mga social media. Pag nagkaroon ng content, magti-TikTok, sasayaw ka? Huh? Kasi ako hindi eh. Sana wag. Eh di, ako hindi din. Wag kang may ano TikTok dyan. May TikTok ka. Para ma-follow wala ka ng mga TikTok. Viewers. Wala akong TikTok. Hindi ako nag-TikTok, same, guys. Same. Every Reels. Yan wala lang. Din. Ay, wala Reels, ang okay panoorin ng ano, yung mga nagmumukbang sa Every Reels. Yung mga street food. FB Reels? Malamang may FB ako eh. Hindi, I mean yung nagpo-post ka ba ng video doon? Ay, hindi. Oh, diba? So, tamang taganood lang tayo dito si hindi tayong pinapanood. Okay. Dito sa casting, tayo yung pinapanood. Pero sa mga ganyan, autopass ako dyan. What's the issue with him? Ayun lang. Resolution? Wala siyang solusyon. Ayun lang, PC crash pa nga.
Oh, matagal-tagal to, guys. Yung monitor. Ay, oo. Hindi ko makalimutan yun eh. Sinuntok niya yung monitor. Paano? Ewan ko sa'yo, see. Pero habang ano ba, habang naka-pause pa tayo, guys, kaysa magpa-stress tayo about the game, na pag-usapan na naman natin halos lahat. Yan, comment kayo ano mga gusto niyong pag-usapan. Kung magpapa-shoutout kayo, magpa-shoutout na kayo sa amin. Ayan, libre shoutout, mga Idolord. Ay, kaso nakarecon na. Nakarecon na. Okay na, so let's go back. Oh, ito, shoutouts kay Spike, 4D De La Cruz. Welcome sa aming stream. Ayan, shout out. Ang daming ano, ang daming nagbabit na mga +1.5. Guys, bet responsibly. At sa lahat ng mga feeling nyo, mananalo, ayan, congratulations agad in advance. Ayan. Siyempre, kung babit kayo, siyempre sa rivalry na, diba? Siyempre, so, doon talaga. Tayo magbet. Kahit doon ako nagbibet eh. So, pero tingnan natin dito, no, kasi nagbabalik na si Resolution, and hopefully makakabawi yung Team Secret, pero medyo malabo na nga because 732 yung score natin and it's a 28k gold lead for NTT. And again, kahit lamang sila, hindi sila masyado pang nagda-dive dito. So, pwede pa sa Team Secret, di ba? Meron pa silang mga barracks eh. Medyo nakaka-cover na si Crystalis, ha, in fairness. Mm-hmm. Crystalis, medyo magkasing yaman na sila ng Mirana natin. Diba? Meron siyang Skadi, Manta, going for the BKB. Not sure kung BKB na ba. Yung huling pakita sa HUD, wala pa siyang BKB. Pero, eto, kakakuha lang ng BKB. And now, he's going for that Daedalus. Oh, I mean, Satanic. Para kaya niya talaga mag-survive sa teamfight natin with that lifesteal. Pero Papi is cutting things up. There's the hookshot. Makikita dito yung undying Crystalis. Wait for main with the alacrity buff. Fishman. Oh, yun lang na arrow dito sa muka si Crystalis. Pero mukhang mabubuhay pa naman. Glipnir once again plus si OG to hold him in place. BKB coming off from Mr. Crystalis. Mabubuhay pa ba? Walang pakialam si Watson dyan kahit may BKB pa raw. Crystalis, kailangan niyang umatras dito. May item naman siya pero kahit na ang yaman kasi ng NP natin, out from siya dito. Sprout, di naman tatama dito sa ating Morphling, but boom, he's gonna go down alongside with Puppy. Dalawa pa tayo for the side of Team Secret and wala pang Doom yung Secret dito. Nakita natin kahit nire-right click. Ay, naku po, naka-double kill pa si Stormstormer. Kahit nakapag-free hit naman, actually na-hold in place yung Morphling kasi ang daming nakakapigil sa kanya, na-arrow pa nga siya. Pero kahit nakakapag-free hit siya dito sa Undying, hindi kasi enough pa talaga kahit nakabawi siya ng onti. Yung damage niya is not enough. Save that for later, LV. There's a way for me coming off from Crystalis with a Lacrity buff, trying to mana pop against Watson with a BKB as well. But there's the disable. There's the arrow. Manta style, 1v1. Watson trying to go back. Can he make it out alive? That's the question. The pipe will protect him from the adaptive strike and the waveform. But unfortunately, he's gonna go down. Dust off the vibe. Crystalis falling low. Mamamatay ba? Nakapag-leave out pa naman kahit paano. Pero mamamatay pa rin si Crystalis dito. Double kill for Stormer. Boom. Doesn't have any choice but to ghost walk out. Dalawa patay. Doesn't have the buyback. Team Secret, pwede mag-buyback yung NP dito. Kung alam niya lang, naku, kung alam mo lang na walang buyback dito, yung Morphling natin, mapapa-buyback ka rin. Kaso, okay, power of friendship. They're just gonna push without the NP. Tsaka, eto na, yung sinasabi mong magbabuyback. Yup, magbabuyback na nga. He wants to join the fight. Nakita dito yung ating clockwork. A lot of pushbacks, but it's not gonna be enough because of the OG. That's it. That's the answer. And that's the counterplay. They don't have any answers. GG will be called for the side of Team Secret. Gege Entity will take the game one. Very well played from NTT. From start to finish, pressured na pressured lahat ng lanes ng Team Secret dito. Wala din yung Morphling kasi wala din siya pala talagang farm. And masasabi ko talaga, all their three cores ng Team Secret, very greedy. Kumbaga, pag hindi ka nanalo sa lane mo, lahat kayo mag-farm. At yun nga yung nangyayari dito sa Team Secret. Kaya hindi sila makapalag. At parang inaantay na lang nila na mag-go yung entity. Kasi nga, if kahit nga may Doom sila, hindi nila kaya eh. So, yun talaga nagiging problem ng Team Secret. Maybe gagawin na lang nila is next game is they can still pick a carry hero na mag-farm. But I guess, or offlane na mag-farm, tapos carry na sasama, mga ganon. I feel like mas maging effective yun sa kanila. Well, empty na lang for Team Secret, no?
NT medyo ano eh, nakita natin na naka-recover yung morphing ng items pero hindi pa rin sapat kasi sobrang yaman nga ng NP, no? So sayang lang na outplayed sila dito ng entity. A one-sided game kasi I think never pang lumamang yung secret doon sa game natin, di ba? In terms of gold advantage, in terms of kills, wala entity from minute 1 to up to the last. So bawi Team Secret for the game number 2. That's only the game number 1, guys. We still have a lot of games left. Kami ay magbabalik ni LV for the game number 2 dito sa DPC West Europe Division 1. Be right back, mga boss. Huwag kayong aalis.